Tinig mo niya, Mr. Maravillas, yung balita na yung Chinese government gustong magkipag-dialogue sa atin sa issue ng West Philippine Sea. Opo, narinig natin po. Pero ano, Mr. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyo ng lipunan. Pusa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pusa! What you see is what you get. You decide. Maravillas, ano yung position mo? Medyo malamig po tayo sa pakikipag-dialogue sa China. Kasi po, magkikipag-dialogue tayo. Ilang dialogue na po yung ginawa natin sa kanila. Pumunta pa nga yung hindi pala pumunta, kundi nagkaosa pa nga yung ating Pangulong Bongbong Marcos mismo with Xi Jinping. Pagbalik, ganun pa rin po yung ginagawa nilang pang-api sa atin, pang-bubuli. So, malamang dito sa sinasabi nilang dialogue, the same position. Sasabihin lang na naman po nila na amin itong kabuuan. Ang buong South China Sea, amin na niya. So, diba? Yan sabi dito sa balita po sa Philippine Daily Inquirer ngayon. Philippine to China, respect, sincerity, arki to zero dialogue. Yung pagrespetoan niya at magpakita mo na anya kayo ng sincerity. Yun ang susi para maniwala kami sa ino-offer ninyong na dialogue. Tama po. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo, mga kababayan, na i-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipina. So, balik tayo dito sa ating topic po, itong offer na dialogue ng China. Huwag tayo masyadong maniniwala dito sa mga sinasabi nila. Baka kasi po nililibang lang tayo. Pero may plano na silang aggressive actions dito po sa West Philippine Sea. Kailangang maging mapagmatsyag tayo all the time po. At yung tinatahak na foreign policy ng ating Pangulong Bongbong Marcos in relation dito sa security natin sa West Philippine Sea, yung pag-engage natin sa mga like-minded nations, tuloy-tuloy lang po natin. Lalo yung planong multilateral multilateral patrol dito po sa West Philippine Sea. Saka may plano yung ating Pangulong Bongbong Marcos na idiritso na po yung gas exploration dito sa West Philippine Sea. Kasi atin naman talaga yan. O, ito po yung sabi ng ating bansa sa China. Tama ito. Irespeto anya ninyo at magpakita kayo ng sincerity. Yan anya ang sosi para sa zero dialogue. Kasi magdadialog, mag-uusap, mga kababayan. Tapos, ang gagawin po nila, the same position, sasabihin nila, amin ito. O di, wag na tayo mag-usap. Pag ganyan, tapos after ng pag-uusap po, umabante naman silang umabante. Makikita mo, may swarming na naman po ng mga milisya. Tapos, nandun yung Philippine Coast Guard, Philippine Coast Guard, Chinese Coast Guard at Navy nila, pinalilibutan na yung Ayungin Shoal. Wag ganon, mga Chinese. Kaya sabi po ni NSC spokesperson and assistant director general Jonathan Malaya, ito ang dialogues can only succeed in an atmosphere of mutual respect and sincerity between two sovereign nations. Yung ating bansa niya is ready to reciprocate, provided that the bullying, harassment, and aggressive actions are ended immediately. Tama! Yung statement, mga kababayan, ni Malaya, kasunod ng offer ng China. Noong Monday, sabi po, yung China daw was open to a dialogue, stressing her government, sabi po ni Mao Ning, yung spokesperson nila, was ready to work with the Philippines to handle maritime issues through negotiations and consultation.
Niloloko na naman po tayo ni Mau. Mau Ning. Kaano-anoan niya siya ni Mau Diggs at ni Sara Mau, Mr. Marabillas. Magbabarkada sila. Di ba? Sabi diyan, but Mau at the same time asserted Beijing's claims over nearly the entire South China Sea, including those within the 370-kilometer exclusive economic zone of the Philippines. O, kita mo, tama yung ating analysis po. Habang gusto nila ng dialogue, yung the same position po, yung pinupush nila. Pag sinabing open sa dialogue, open din dapat sila dun sa ating posisyon. Irespeto muna nila yung unclosed decision, mga kababayan. Kasi unang-una, sila po ay signatory sa unclosed. Nang hindi po mabor sa kanila, ayaw nilang i-recognize. And remember, China is a permanent member ng United Nations. At yung unclosed po, isang organ ng United Nations. So, kung hindi mo nire-recognize yung desisyon ng iyong agency mismo in which you are a member. So, nag-member ka pa, hindi mo man pala irerespeto yung desisyon ng iyong kinakaanibang organisasyon. Di po ba ganon? O di umalis na lang sila sa UNCLOSE at umalis sila sa United Nations. Isabi nga po ni Gibo Chidoro, ang posisyon po ng China, wala man pong kumikilala. At yung mga bansa sa buong mundo, mga kababayan, nire-recognize nila yung ating posisyon. At yung mga actions natin, wala pang actions ng Pilipinas ang kinundi na. Pero sa kanila po, yung aggressive actions, bullying, lahat ng actions nila kinukundi na ng mga bansa sa buong mundo. O diba? Kaya malabo po na maniwala sa kanila na tayo yung gumagawa ng gulo. Walang naniniwalang ganon. Binabaliktad tayo ng China. Tayo daw yung nag-heighten ng tensions. Nagpapalala ng tensions. Paano nangyari yon? Sila yung nambubuli. Sila yung pumunta rito. Wala man na dating tension dyan, mga kababayan. Nung sila ay wala pa. Yung mga Chinese fishermen at Filipino fishermen po ay malaya na nangingisda po at nagtutulungan. Sabi nga natin, pag may nalubog na bangka ng China, mga Chinese fishermen, sinasakluluan ng ating mga mangingisda. At ganun din yung mga Chinese dati. Inang umupo si Xi Jinping bilang leader nila, nagsimula na doon yung agresyon, mga kababayan. Kaya sabi ni Malaya, we welcome China's offer of dialogue, negotiation, and consultation. But for it to prosper, China must immediately stop its bullying, aggressive actions, and illegal moves in the West Philippine Sea, which seriously undermine regional peace and security. Tama po, mga kababayan. Ito yung sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, Philippine moving forward with oil exploration dito po sa West Philippine Sea. Yan po, mga kababayan, yung mapa ng West Philippine Sea. So, itutuloy natin ang oil exploration. So, sabi dyan, Marcos says, despite West Philippine Sea tensions, government must find fuel sources for industrialization. Kaya sabi ko sa inyo, BBM lang po yung sakalang. Walang ganun doon sa during the administration of Mau Diggs. Sabi ng ating Pangulo, we are hoping anya to grow the fuel supply because industrialization is almost directly dependent on the power supply and its pricing. The supply of reliable, affordable power is always going to be critical. It has been one of the problems that the Philippines has face in terms of higher prices for power and lack of supply. So yan po yung target natin, yung Reed Bank, mga kababayan, para sa gas exploration. Ayan man lang po, we just hope na matuloy na
Adi, baka lang gusto ninyo mga kababayan itong itry Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainan po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry may anti-cancer properties. Ayos po. O yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Sa mga nagana po ng Malinis and Spaces Fitness Gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific in other airline companies, local and international. Kahit saan po sa mundo gusto ninyo mag-travel, pwede kayo magpa-book na dito sa amin para makamura kayo. And bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, hanapin lang po ninyo Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ayos pa, ayos na ayos anya Mr. Maravillas.